Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Po si Bato, pinalalaya, gustong papalitan ni Gadon kay Subiri bilang Senate Committee Chairperson ng Drugs, no? Pag-uusapan din po natin, ito po, lantaran na po yung pagbira ng mga anti-Duterte dito po kay Sara Duterte. Gusto po nilang wag manalo. Hindi, okay na po yan. Niloloko lang po. Niloloko lang po namin kayo. E wala po ako sa mga nalob dyan. Supportahan po natin lahat ng mga Duterte vloggers. Supportahan po natin lahat ng mga kaibigan ni Pangulong Duterte. Kasama na po si Pastor Kibuloy. Yan. Kasama siyempre SMNI. Kayo na lang ngayon nagpapalita ng mga balita kay Duterte. Okay. Una. Ano sabi ni Gadon? Ito po sabi ni Gadon. Oh. Kung ano-ano. Pinapaliwanag niya yung authenticity na hindi yun ng batayan. Parang ang sinasabi niya, minamaliit niya yung ginagawa ni Bato. Wala po akong natandaan, no, na mga cabinet secretary before. Eh, iniisip ko, meron na bang cabinet secretary na pumalag sa ginagawa ng Senado? Wala pa po. Ngayon po, malalakas ang loob ng mga to. Ikaw, Papa Gadon. Poverty alleviation kasi yan. Papa Gadon yan. Alam mo, Papa Gadon, sa totoo lang, no? Gusto mong tanggalin ni Subiri si Bato bilang chairman ng committee niya. Alam mo ba kung sino yung inuutusan mo, Gadon? Alam mo ba kung gaano kataas yung posisyon ni Subiri? Si Subiri, pangatlo sa pinakamataas supposedly. Pero kung utos-utusan ng kung sino-sino. Kung utos-utusan ni Martin, utos-utusan ng mga congressman, utos-utusan ng pati ikaw, nakikiutos ka rin. Anong karapatan ninyo? Si Subiri supposedly pangulo ng Pilipinas, pangalawang pangulo, Senate President, pangatlo sa pinakamataas. Pero kung utusan ng pangkaraniwang congressman, utusan ng pangkaraniwang cabinet official, kala mo hawak nila si Subiri. Alam mo, Subiri, kasalanan mo rin yan. Pinapayagan mo dikta-diktahan kayo. Ngayon lang ako nakakita ng Senate President na pumunta sa hearing ng chairman para sabihin na ipatigil na yun. Hindi mo indirectly kasi wala ka namang kakayang ipatigil. Wala kang lakas na loob na sabihan si Bato. Pero sa press con, gusto mo nang matigil. Sa press con, sinisiraan mo. Bakit hindi mo sabihin sa harap ni Bato yan? Di ba? Anong uri ng Senate President yan? Sisiraan mo yung ginagawa ng kapwa mo, Senador? Alam mo ang hinahanap ko sa iyo, Subiri, no? Dahil ikaw, Senate, wala kang kwentang Senate President. Bakit? Sinisiraan ng mga congressman yung ginagawa ng senador na si Bato. Sinisiraan ni Gadon at kung sino-sino mga tao. Dapat ang Senate President, gusto mo man o hindi, yung ginagawa ni Senator Bato, dapat, first and foremost, madali naman sabihin yun, kahit hindi ko gusto yung tinatakbo ng Senate hearing, wala akong magagawa kundi suportahan yung aking senador bilang Senate President. Suportahan yung Senado bilang institusyon. Lahat na ngayon, no? Lahat na ngayon, nagbibigay ng kanya-kanyang opinion sa nangyayari sa Senado. Never nangyari yan sa Senate. Paalala ko lang sa inyo yung parmali. No? Tumagal ng 7 buwan. Ang inaatake ng inaatake ni Gadon, hindi po siya nagdadalawang isip. Na direkta, si Bato nga, na hindi pa niya dinidirekta eh. Siya pa yung nagbibigay ng pamantayan. Ito lang ang pinag-uusapan natin, yung leaks. Hindi natin pag-uusapan dito kung si Pangulong Marcos eh. Ang dami pong pumipigil. Gadon, eh, sabihin natin yung mga sinabi ni Gadon ha. Ibang authenticity sa credibility. Yan. So, umaamin ka pala na authentic talaga yung papel. Iba daw yung authenticity sa credibility. Sabi ni Bato, authentic daw yun. Xerox ng report. But authenticity refers only to the form. Office form. Anybody can just fill up the office form and claim it is authentic. Kasi office form. Pero iba naman ang credibility. If the superior rejects the report for lack of credibility, then there is no report existing. So, ikaw ang nagko-conclude. Hindi ka senador. Ikaw ang nagko-conclude na mali yung definition ni Bato ng authenticity, authentic yung papeles. Ikaw ang magko-conclude, Gadon. tuloy natin. In a court of law, o yun po yung ibig ko sabihin,
in a court of law. Eh kaso, Senado yan, hindi naman po yan korte. Yan yung problema minsan ng mga attorney. Pati yung attorney ng PDEA. Pinalalabas nila na gawin natin tong style sa korte. Masyado silang, sa korte kasi, masyadong specific eh. Pag nakalagay doon sa korte na ang naninirahan na yan, nagkamali ka, typo error. Pag naninirahan, katulad ng pagkakamali ng 46, 46 at 4A at 4C o 46. Thank you very much kay Corazon Austerio sa 15 Hong Kong dollars. Sa madaling salita, mauabsuelto yung tao dahil sa typographical error. Alam niyo yun, mapapawalan sala o madidismiss yung kaso dahil, pero hindi naman po yan, Senado po yan. Ang gustong malaman sa Senado yung katotohanan, hindi po yung mga typographical error. At sinasabi mo, kinakatwiran mo, in the court of law, hindi po yan court of law. Co-separate. Separate po yan ng ano. Baka ikaw, kung senador ka, baka kung ikaw nag-iimbestiga, mamura mo yung pipigil sa'yo. Itatapon nandiyan sa dokumento for being just a hearsay as the contents are not from personal knowledge. O paano mo masasabi na, hindi ako abogado ha. Pagpapauna ko gadon, tawag lang sa akin ng mga tao rito. Pero, imposible naman na hindi ikaw ang gumawa. Sasabihin mo hindi personal knowledge. Di ba? Sabi ni Morales, ako yung pumirma na yan, ako ang gumawa niyan. Ano ang ibig mong sabihin na yan na hindi personal na? Hindi pa ba personal knowledge yun? Inamin niya na may pumirma, siya yung pumirma. Inamin niya na may gumawa, siya yung gumawa. Ano pa yung hindi personal knowledge to? At ito po ang pinakamalupit niyang konklusyon. Dapat tanggalin si Bato sa pagiging chairman ng committee dahil inaaksaya lamang niya ang pera ng gobyerno. Sana sinabi mo rin yan nung dinidiscuss nila yung Parmali. Di ba? Maniniwala ako sa iyo ngayon. At ang pinakahuli, sa pinakamasakit sa mga sinabi ni Gadon, Bato could not even express himself in English, more so in Tagalog. Sakit naman sa amin hindi nagsasalita ng English. Dahil hindi namin ma-express sa English, sinama ko na sarili ko. Wala na kaming karapatan na maging magaling, maging mahusay sa aming mga trabaho dahil hindi kami makapag-express sa English. Really? Ito ngayon question, no? Bakit kanina, 'di ba, yung may mga pano yung mga supporter to ni Marcos, ha? Supporter ni Pangulong Marcos yung nag-rally na papasukin yung ICC. Supporter ni Pangulong Marcos yung nagmagra-rally para mag-resign si Inday. Supporter din ni Pangulong Marcos itong si Gadon. Supporter din ni Pangulong Marcos yung mga congressman na gustong patigilin to si Bato. Etc. etc. At papasukin din yung ICC. Kung totoong supporter kayo ni Marcos, bakit hindi kayo makinig kay Marcos? Bakit nyo laging pinangungunahan si Pangulong Marcos? Kasi kami supporter ni Pangulong Duterte. Pag nagsalita na si Pangulong Duterte, ewan ko sa iba, ako kasi pag nagsalita na si Pangulong Duterte, susunod na kami. Ito mga iboboto natin. Yan na iboboto namin. Ayaw ko mang iboto. Personally, ayaw ko mang iboto si Philip Salvador. In-endorse ni Pangulong Duterte yan. May dahilan kung bakit niya in-endorse yan. Una, winnable. Artista, sikat. Mananalo. Di ba? Pag nanalo yan, dagdag na boto yan. Eh, sino gusto niyong manalo? Alam niyo, magpapatuloy ito lahat. Lahat ng mga tinututulan niyo. Tutol kayo sa nagaganap ngayon. Pero iboboto niyo yung mga supporter ng tinututulan niyong Pangulo. Iboboto ko to si Erwin Tulfo, sikat eh. Iboboto ko to si Lacson, si Pacquiao, si Soto, sikat eh. Kahit na sila kay PBBM. Eh, malaking kalokohan yun. Huwag na kayong tumutol ng tumutol kay PBBM. Ito po, ngayon lang po tayo may power eh. Di ba? Tayo po, ang power po natin, sila po araw-araw may power. Yan po mga politiko, araw-araw yan may power. Ang mga mamamayang Pilipino, isang araw lang po tayo may power. Kada 3 years. Yung araw ng halalan. Araw ng halalan, doon lang tayo magkakaroon ng kapangyarihan. Pero isusuko pa rin natin sa kanila. Kasi alam na natin yan eh. Mananalo pa rin sila dahil sasabihin nila, alangan naman iboto nyo si Philip Salvador. Alangan naman iboto nyo itong mga walang pangalan na i-endorso ni Pangulong Duterte. Hindi talaga magbago. Huwag kayong umangal. Kasi ngayon pala, nakikita ko na mas marami ang supporter ni Pangulong Duterte kaysa rito kay PBBM. Mas marami naniniwala na kay Duterte. Maraming kahit bumoto kay hindi po sukatan na yung mga boto nung 2022. Tamang maraming bumoto sa'yo. Ako nga, bumoto eh.
Pero hindi ibig sabihin nun, na porket bumoto kami, suportado ka pa rin namin ngayon. Kaya nga number one si Sara Duterte, masasayang lang po. Yung lahat-lahat ng pinaglalaban natin, ayaw na natin tong ganito, di ba? Ano sabi ni Bato? For the first time po, saan ka nakakita? O bakit nyo nga pala, tapusin ko lang muna yung punto ko ron. Bakit mga supporter ni Pangulong Marcos hindi nakikinig sa kanya? Yun nga po yung problema. Mismo mga supporter niya, ayaw makinig. Ang tingin nila, mali yung direction. Kaya nga nagra-rally. Bakit sila mag-rally? Paulit-ulit si Marcos eh. Si Pangulong Marcos sabi niya, walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas. Bakit sila magra-rally? Gusto nila magkaroon ng jurisdiction. Gusto nilang kontrahin yung Pangulo. Di ba? Yung supporter nga, kinukontra na nila yung Pangulo. Wala na silang, ibig sabihin, wala silang tiwala sa leader nila. Kaya sila nagra-rally. Tayo, kaya tayo nagra-rally, tapatan na. Wala tayong tiwala sa leadership ngayon. Sila, bakit nagra-rally? Wala rin silang tiwala sa leadership ngayon. Kasama natin yung mga yan eh. Laban lang. Alam niyo po, yan yung katulad ng sinasabi ko, no? Sayang yan. Pag pinalagpas natin yan. Tama po yun. Mag-iisip kayo eh. Yan yung purpose na yan eh. Manunood kayo ng mga commercial, dadami yung magpapaliwanag sa inyo, dadami yung mga nagpapaliwanag, di ba? Sabihin, ba't kayo iboboto yan sila Philip Salvador? Yung mga hindi kilalang ano ni Marcos. Dito na tayo sa mga sikat na ng mga dati ng mga senador. Dati na palang senador yan. Ano ba pinagagawa niya sa Senado? Di ba? Kung dati na silang senador, ano pinagagawa nila sa Senado? Okay. Ito po ang hinanakit ni Bato sa kanyang mga kapwa senador. Basahin ko lang ng konti. Sa aking stint, 5 years as senator, wala pa akong na-experience na yung ibang senador ay kino-question yung hearing ng isang committee na gustong ipahinto na. Mula po ito kay Senator Bato, hindi pa imbita itong mga resource person na ito. Ngayon lang ako nakarinig. Sana respetuhin nila yung pagiging chairman ko ng aking committee dahil nire-respeto ko rin naman yung pagiging chairman nila ng kanilang committee. Correct po. Hindi lang ako 5 years sumusubaybay sa Senado. Wala pa po ako narinig na pinatitigil po ng kahit sinong senador, lalo na Senate President, yung Senate hearing ng isang committee. Never ko pa po narinig na may ganyang sitwasyon. Ito na nga mga kabalita. Ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...